So ayan guys, ito na yung pagkain na kailangan natin kainin para makapag-lose ng body fat or ng taba sa katawan natin. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa pagdududa. Oh no! Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video nito, papakita ko sa inyo yung isang pagkain na kinakain ko kapag kailangan ko mag-lose ng body fat or yung taba sa katawan natin. Okay? Alam nyo naman na magkukumpit ako sa bodybuilding or meron akong competition sa bodybuilding. 6 weeks na lang competition ko na. So yung 6 weeks na yun, malapit na siya guys. So i-update ko rin kayo dun sa bodybuilding competition show ko kasi meron siyang changes sa dates. Okay? Pero mamaya ako na i-update yung pagkatapos ng video. So kailangan mapanood nyo tong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo na paano mag-lose ng body fat o yung taba sa katawan natin. At saka at the same time, mag-lose din kayo ng body weight kung kailangan nyo mag-lose ng body weight. Okay? May ginawa rin akong isang video, yung isang video na ginawa ko, yung isang pagkain na kinakain ko. Para mapanood nyo yon, kailangan nyo i-click yung bilog na button. Ito na naman. Dito or dito. Okay, yung bilog na button na yon. Okay, nalilito talaga ako doon kung pinapanood yun lagi kong video. Lagi ko nilalagay itong button na to para sa continuation ng pangalawang video ko. Okay, yung unang video na ginawa ko, naglagay ako doon kung paano mag-diet. Okay, yung isang pagkain na yun, kinakain ko rin yun kapag alternate nitong isang pagkain na to. Okay, kapag hindi ko to kinakain, yung isang pagkain yun yung kinakain ko para mag-lose ng weight kung kailangan ko mag-lose ng body fat. Okay, isa yun. Kumbaga itong video to, continuation lang siya. Okay, pero bago po umpisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko every week, kailangan nyo pong i-click yung notification button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh, manonotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify guys na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist, or dietitian, at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron akong 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon, gagamitin ko yon dito sa YouTube channel ko, sa inyong lahat. Lahat ng experience ko, papakita ko lahat dito nang libre para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na natin itong video. Una sa lahat, papakita ko muna sa inyo yung mga ingredient na itong mga pagkain. Number one ingredient dito, kailangan nyo ng chicken breast. Okay? Ano ba yung chicken breast? Yung chicken breast, ayun yung mataas sa protein. Yung protein na yon, importante yon para mag-build ng muscle natin. At the same time, kung nag-lose tayo ng weight, ayun yung magsusupport para hindi natin malose or matanggal yung muscle natin o yung muscle mass natin habang nag-lose tayo ng weight. Okay? Kumbaga, yung chicken breast, ayun yung pinaka-main source ng muscle natin para lumaki at saka kung nag-lose tayo ng weight para hindi siya matanggal. Okay? Importante yon. So, yun yung number one ingredient. Itong pagkain na sasabihin ko. Okay? Tandaan nyo yun. Kung bibili kayo, kailangan chicken breast. Walang skin. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Yun yung unang number... Yun yung unang number one. Ayun yung number one na kailangan nyo dito sa ingredient na to. Pangalawa, ito naman yung mga seasoning. Okay? Papakita ko muna sa inyo yung mga seasoning. Sasabihin ko muna sa inyo yung mga seasonings na kailangan nyo. Yung number one seasoning na recommended ko para dito sa chicken breast, para pag kinain nyo to masarap, hindi siya parang bland yung lasa or walang lasa, kailangan nyo itong mga seasoning. Okay? Sasabihin ko rin dito kung paano siya nilulutuin para may idea rin kayo para pag niluluto nyo to, eh, tama. Okay? Hindi mali. Diba? Yung seasoning na sasabihin ko dito, number one, yung dato puti, toyo mansi. Okay? Number one yon, masarap yon, favorite ko yun eh. Yung dato puti, toyo mansi, kailangan meron kayo nito. Pangalawang ingredient, ito naman yung UFC banana ketchup. Alam ko, lahat tayo makaka-afford ng banana ketchup. So, yung UFC, recommended ko yon. Ginagamit ko na yon for several years. Okay? Tama naman eh. Dati sinabi ko sa dati kong video, several. So, alam nyo yun? So, for several years, ginagamit ko na yung UFC brand na banana ketchup. So, okay siya. Okay? Pangatlong ingredient naman, ito naman yung paprika. Okay? Hindi ko alam kung meron kayong paprika sa inyo. Kung wala, okay lang. Pero, alam ko, sa lahat makakabili kayo ng paprika. Yung paprika powder. Okay yun. So, pang-apat na ingredient naman, ito naman yung goya. Okay? Itong goya, hindi ako sigurado kung meron tayo dyan sa Pilipinas eh. Okay? Kasi ako, dito sa amin, binibili ko to. Dito sa amin, meron siyang tinda sa international shop or international grocery.
grocery shop. Okay? Kung may makita mo kayong Goya powder, yung kulay orange na powder, okay siya kasi una sa lahat pampalasa 'yon at saka yung goyang 'yon mababa lang yung sodium na 'yon. Okay? Yung sodium, sasabihin ko din dito sa video to, so kailangan mapanood niyo to lahat para ma-idea rin kayo about sa sodium. Okay? Yung pang-apat, pang-lima, tama, pang-lima na. So, pang-lima, yung parsley, okay? Ito naman yung seasoning para magkaroon tayo ng lasa. Ito yung kulay green na parang mga leaves, okay? Tawag sa kanya, parsley. May makikita nito sa grocery store. For sure, meron ito sa grocery store. For sure, meron ito sa grocery store. Makikita nyo ito sa lahat ng supermarket kasi itong parsley para sa lahat to. Okay? Yung pang-anim, ito naman yung Maggi, yung Maggi seasoning na liquid. Okay? Itong Maggi seasoning na to, medyo mataas yung sodium na to. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung gano'ng kataas yung sodium na itong lahat pag pinagsama-sama. Okay? So, kailangan mag-stay tuned kayo dito. Okay? Tapos, yung last naman, teka, nandito sa phone ko, nalilito kasi ako. Tignan ko muna yung last na ano. Ayun, yung barbecue seasoning. Okay, kasi nandito, ayan, oh, ayan yung mga, nakikita nyo, ayan yung mga, ano, seasoning, nakikita nyo ba? Ayan. Oh, ayan, ayan yung mga seasoning na ginamit ko. So, nandito siya sa phone ko, so, nandun lahat, okay? So, yung last seasoning, yun yung barbecue seasoning, okay? Kahit anong klaseng barbecue seasoning, pero yung barbecue seasoning na ginamit ko, ayun yung grill mates, okay? Grill mates ng McCormick, okay? Itong barbecue seasoning na to, yung grill mates, binili ko to sa amin. Di ko alam kung meron ganitong brand dyan sa atin. Kung may makita man kayong ganitong brand, okay to. Pero, kung wala, kahit anong barbecue seasoning lang, okay? Pero, kung wala kang makitang barbecue seasoning, okay lang yun, okay? Kahit huwag nyo nalagyan ng barbecue seasoning kasi masarap na to pag pinagsama mo yung Toyo Mansi at saka yung banana ketchup o yung UFC banana ketchup. Okay? So, ngayon, habang nagsasalita ako ngayon dito, papakita ko sa inyo kung paano ko ngayon to pinagsasama-sama or paano ko to nililuto step by step. Okay? Para may idea kayo. Nandito ako ngayon sa maliit na box dito sa baba. Yan, nakikita nyo ako ngayon dito. Pine-prepare ko yung mga pagkain na to. Okay? Yung nauna kong ginawa, yung chicken breast. Okay? Yung chicken breast, ang gagawin nyo, ipiprepare nyo yun, ilalagay nyo yun sa isang planggana o sa isang pinggan para malagay nyo yung chicken breast doon at saka yung mga seasoning. Okay? Number one, yung chicken breast, ang gagawin nyo kailangan malinis yung chicken breast at saka hindi siya frozen. Okay? Tandaan nyo, hindi siya frozen kasi kapag frozen siya, ang mangyayari niyan, yung chicken breast, hindi kakapit doon yung mga seasoning. Okay? Tandaan nyo yan. So, yung unang seasoning na ilalagay nyo dito sa chicken breast, ito yung Toyo Mansi na dato puti. Okay? Lagi tandaan nyo, dalawang kutsara o dalawang service spoon ng ilalagay nyo. Okay? Ganun ang lalagay ko. Okay? Number 2 step, ito naman yung UFC banana ketchup. Okay? Yung banana ketchup naman, dalawang spoon din. Okay? Or dalawang service spoon. Tandaan nyo, laging dalawang service spoon para equal yung lasa niya. Kasi kapag ginawa mo, isang service spoon lang, tapos yung pangalawang ingredients na dalawang service spoon, hindi siya mag-i-equal yung lasa. Okay? Baka hindi nyo magustuhan yung lasa ko. So, kailangan laging equal. Okay? Excuse me. Yung pangatlong seasoning naman, ito naman yung Goya powder. Ito yung kulay orange na powder. Okay? Ilalagay nyo, dalawang dash lang siya. Okay? Unang dash yung ganun, nalalagay mo, diba? Ayan, ang ganyan, ganun. Unang dash yung ganun, nalalagay mo, diba? Ayan, ang ganyan. Ganon, di ba? Unang dash, tapos ang gagawin mo, haluin mo yung chicken, tapos pangalawang dash, lalagay mo na ganon, di ba? Obviously. Pag nahalo mo na yon, ngayon naman ang gagawin mo, ilalagay mo na yung pang-apat na ingredients. Yung pang-apat na ingredients naman, ito naman yung paprika. Yung gagawin nyo, parehas din dun sa goya. Ang gagawin nyo, lalagay nyo ng paprika or paprika dun sa chicken, isang dash na ganon, tapos haluin nyo ulit yung chicken, tapos lalagay nyo uli. Okay? So, parang dalawa rin siya. Laging equal, di ba? Laging dalawa. Yung next ingredient naman, guys, ito naman yung parsley. Okay? Yung parsley, ito yung kulay green na parang mga damo o yung kulay green na mga leaves. Okay? Ilalagay nyo naman siya, ganun ulit. Same thing ulit. Parehas ulit siya. Okay? Isang dash, tapos haluin nyo yung chicken. Tapos pangalawang dash, tapos haluin nyo yung chicken. Okay? Laging dalawa lagi. Tandaan nyo ha. Dalawa. Dalawang serving. Servings, okay? Tapos, yung next ingredient naman, ito naman yung barbecue seasoning, yung grill mates, okay? Kung wala kayong makitang barbecue grill mates or yung barbecue seasoning, okay lang kahit wala nito nun, okay? Pero, ang kinarecommend ko, kung may makita man kayo kahit anong barbecue seasoning, ilagay nyo to kasi masarap to para lumaki siya as barbecue, okay? So, gagawin nyo, lalagay nyo, tapos haluin nyo yung chicken, pangalawa uli, lalagay nyo, tapos haluin nyo yung chicken, okay? So, yung last seasoning, guys, ito naman yung Maggi liquid seasoning. Yung Maggi liquid seasoning naman, ang gagawin nyo, ganun uli, ang gagawin nyo,
ilalagay nyo yung Maggi seasoning sa chicken breast. Unang dash, hindi siya dash pero papataka mo siya. Tapos, pangalawang patak, haluin mo uli. Okay? Pag nalagay mo na yung lahat, ang gagawin mo ngayon, hahalu-haluin mo na yung chicken breast mo. Okay? Nandun na yung lahat ng ingredients eh. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano to lulutuin. Okay? Minsan kasi nalilito tayo kung paano din lulutuin. Yung pagluto nito, kailangan hindi fried, hindi siya prito. Okay? Ang ginagawa ko dito, kung hindi ko siya ibibake, igigrill ko siya. Okay? Kasi meron kami ditong oven. Kung meron kayong oven sa bahay, okay yun. I-oven nyo siya. Mas recommended ko yung oven kaysa sa grill. Pero kung wala kayong oven, okay lang na i-grill nyo siya or iihaw nyo siya. Okay? Kasi ang tendency niyan, kung piprito natin itong pagkain na to, eh ang mangyayari niyan, eh masyadong mataas yung saturated fat o yung fat ng mantika o yung cooking oil. Okay? Kung ilalagay natin ng mantika, ipiprito na natin to, eh hindi to makakatulong sa pag-lose ng body fat natin o yung taba natin sa katawan. Okay? Kung naalala nyo yung dati kong video, sinabi ko doon na may iba't ibang klase ng mga fat katulad ng saturated fat, monosaturated fat, polysaturated fat at saka yung trans fat, okay? At saka na rin yung cholesterol. Lahat yun, marami yung klase. So kung gagawin mo, kung itong chicken breast na ito, pipirituin mo, eh hindi makakatulong yun. Okay? Instead na mag-lose ka ng body fat o yung taba sa katawan natin, eh magdadagdag ka ng body fat o yung taba sa katawan natin. Okay? Tandaan mo yun. Lahat na kinakain ko, kung hindi inihaw, bake, okay? Or boil. So ang mangyayari niya, kung meron kayong oven, papakita ko sa inyo, ilagay nyo dapat sa oven ng at least 200 degrees Celsius, okay? Yung oven temperature niya. Tapos, ang gagawin nyo, i-bake nyo siya for at least 20 to 30 minutes, okay? So, ang gagawin nyo, kapag niluto nyo to, i-check nyo yung chicken nyo para hindi siya masunog, okay? Iwasan nyo yung pagkain ng mga sunog kasi nakaka-cause yun ng cancer din, okay? Kailangan lahat ng kinakain nyo, hindi siya sunog. Siyempre, hindi rin siya dapat na hindi luto para maiwasan natin yung mga salmonella o iba't ibang klase ng mga sakit, okay? Kailangan yung pagkaluto nyo, tama, hindi sobra o hindi kulang, okay? Tandaan nyo yun, dapat kailangan tama para pag kinain nyo, fresh siya, masarap siya, okay? So, ayun yung ulam nyo, guys, okay? Tandaan nyo, yung ulam nyo, yung unang ulam nyo. Partner naman nito eh kanin o yung rice, okay? Ang kinain kong rice dito eh 300 grams, okay? So guys, i-add ko lang to, meron akong weight scale o yung food weight scale, okay? Ang ginagawa ko, tinitimba ko yung mga pagkain ko para alam ko kung gano'ng karaming calories, alam ko yung gano'ng karaming protein, gano'ng karaming fat, at saka yung gano'ng karaming carbohydrate yung mga kinakain ko, okay? Importante kasi yung kapag nag-lose ako ng body fat saka sa bodybuilding competition show ko din, okay? Tapos yung kanin na kinain ko dito, ang tinatawag dito yung basmati rice, okay? Dalawang klase kasi yung mga kanin o iba't ibang klase yung mga kanin. Merong jasmine rice at saka basmati rice at saka meron pang mga brown rice. Basta iba't ibang klase yung mga rice eh. So yung kinain ko ditong rice, ito yung basmati rice, okay? Tapos meron pa, okay, last, ito na yung partner naman ng chicken, ng kanin. Ito naman yung vegetables, okay? Yung mixed vegetables o yung mixed frozen vegetables, okay? Itong mixed frozen vegetables, ang gagawin nyo naman dito eh pag pinipreparean nyo siya, kailangan mixed frozen vegetables, eh kailangan lulutuin nyo siya, okay? Kapag niluto nyo itong mixed frozen vegetable, kailangan yung gagamitin yung kawali o yung kaldero, kailangan non-stick pan, okay? Ano ba yung non-stick? Non-stick pan, ito naman yung mga iba't iba klase ng mga kaldero o kawali na hindi mo na kailangan lagyan ng mantika, okay? Kumbaga, lalagay mo lang kung anong lulutuin mo, okay? Halimbawa, bigyan natin example kung lulutuin mo yung chicken breast tapos wala kang oven, kung wala ka rin pang ihaw, so ang pwede mong gamitin yung non-stick frying pan, okay? Kasi yun, hindi mo na kailangan ng mantika doon, okay? Ang kailangan lang natin dito, iwasan talaga yung mantika eh. Tandaan nyo, yung mantika yung number one na mataas yun sa fat, okay? Lalo sa saturated fat. Depende sa mga mantika, okay? So, ang ginawa ko, bago ko lutuin yung mixed frozen vegetable, kung nakikita nyo, yung pinagalo ko ng chicken breast, doon ko nilagay yung mixed frozen vegetable, okay? Tinimbang ko ulit yung pagkatimbang ko, hinalo-halo ko doon yung mixed frozen vegetable bago ko siya lutuin. Tandaan nyo, yung kaldero o yung kawal na ginamit ko dito yung non-stick, okay? Hindi ako gumamit ng kahit anong mantika, okay? Para maiwasan yung fat, okay? Kasi nga nag-lose tayo ng fat. Ginawa ko, pinainit ko muna yung pan o yung frying pan, yung non-stick frying pan, tapos saka ako nilagay yung mixed frozen vegetable, okay? For additional information lang guys, nilagyan ko ulit ng 1 serving ng datu puti, toyo mansi, yung mixed vegetable habang niluluto ko to, okay? Kasi ayun, pampalasa lang yun, okay? Pero sa inyo lang yan kung gusto nyo palagyan another ng toyo mansi, okay? So ayan guys, ito na yung pagkain na kailangan natin kainin para makapag-lose ng body fat or ng taba sa katawan natin, okay? Tandaan nyo yung mga ingredients na ginamit ko dito at saka kung paano to lutuin step by step,
okay? Para ma-idea kayo kung paano mag-lose ng body fat o yung taba sa katawan natin, okay? Last information guys, kung nakikinig kayo kanina, sinabi ko doon na sabihin ko yung about sa sodium, okay? Yung sodium nito, yung sodium level nito medyo mataas. Kung meron kayong sakit sa bato or meron kayong sakit sa kidney, kung yung sodium nyo kailangan i-cut down, hindi ko nire-recommend na gagamitin nyo 2 serving per seasoning kasi medyo mataas to. Pag pinagsama-sama mo yung sodium nito, lumalabas to ng mga at least 5,000 milligram na sodium, okay? Medyo mataas siya, 5,000 milligram and above, okay? Pero kung gagawin nyo, kung half lang, kung isa-isa-isa lang, gagawin nyo or isa-isa-isa lang. Isang serving lang per seasoning ang mangyayari yan. Instead of 5,000, 2,500 milligram ng sodium lang ang makukuha nyo dito, okay? Yung 2,500 milligram lang, ayun lang yung minimum para sa isang adult kung meron kayong sakit sa bato or kung kahit saan man, okay? Kasi ako wala akong sakit doon, so okay lang ako mag-take ng kahit gano'ng kataas sa sodium, pero hindi naman kailangan na mag-take ako ng more than 10,000 milligram na sodium, okay? Sobrang taas na yun. So okay lang ako kahit mag-take ako under 10,000. So nasa inyo lang yan kung may sakit kayo or kung meron man kayong problem sa bato, especially sa kidney, i-double check nyo muna sa doktor nyo bago nyo try itong pagkain na to, okay? Kasi medyo mataas nga siya sa sodium. Last information guys, dun sa competition sa bodybuilding ko, okay? Sabi ko kanina, i-update ko kayo doon kasi meron siyang little changes. Yung little changes na yun, yun yung sa date ng bodybuilding competition ko, nag-change siya guys. So, ang nangyari, instead na September 15, naging September 8 na, okay? Update ko lang kayo doon kasi yung federation na sasalihan ko o yung event federation na sasalihan ko, nag-email sa akin, sabi sa akin, hindi na September 15, September 8 na kasi yung hall na kung saan gagawin yung bodybuilding competition show eh hindi available na September 15, okay? Nag-email sa kanila tapos pinorward lang nila sa akin, naging 1 week earlier siya, okay? Excited na ako doon, so i-update ko pa rin kayo doon by time to time. So kailangan stay tuned lang kayo sa YouTube channel ko, so every video ko try ko kayo i-update doon by time to time, hindi lang yung sa bodybuilding competition show ko, pati na rin sa mga posing, sa mga pagkain, sa mga gym activities ko, so i-update ko rin kayo doon. So kailangan na mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Kung di pa kayo subscribe, subscribe kayo, okay? So, ayun muna yung video ko ngayon, guys. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share niyo po itong video ko sa lahat ng taong kailangan mag-lose ng body fat o yung taba sa katawan natin. Hindi lang mag-lose ng taba. Kung sino man yung gusto mag-lose ng body weight, eh, i-share niyo rin to para makatulong din tayo, okay? At saka, ulitin ko lang po, guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo ulit mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po mamiss yung video ko. Every week, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa bantong video para once na nag-upload ako ng bagong video, eh, manonotify po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So, kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching, guys. Peace.